aga mula sa asawa para sa mga soon-to-be daddy. Para masuportahan si Mrs., kailangan mong maintindihan ang pinagdadaanan ng isang buntis. Magbasa ng mga libro o magazines tungkol sa pregnancy, child growth at parenting. Doon mo rin malalaman ang mga pagbabago sa pisikal at emosyon ng buntis. Emotional roller coaster ang nararanasan nila, kaya dapat lang na mas ibuhos ang pagmamahal at mas mahabang pasensya kay Mrs. Habang lumalaki ang sanggol, bumababa naman ang energy level ni Mommy, lalo na sa una at sa huling trimester. Tulungan mo siya sa mga gawaing bahay at hayaang makatulog at makapagpahinga. Asahan na ang paglilihi. Pagbigyan si Mrs. sa food cravings. Dahil tandaan, kung happy si Mommy, happy din si Baby sa kanyang tummy. Intindihin ang pagiging maselan sa amoy at lasa ng pagkain. 9 buwan lang naman ang sakripisyo at hihintayin mo. Sa oras na lumabas na si Baby, tiyak na mapapawi ang lahat ng pagod at hirap na naranasan ninyong mag-asawa. Ang mga kumbatsyero ng bayan, Katunying at Kajerry. 2 for 2. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa himpapawid. 2 for 2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2 for 2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2 for 2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2 for 2. Patay pala, Mike ko. Kailangan na raw po talaga. Kailangan na raw po talagang alisin ang iba pang mga paghigpit at luwagan ang ekonomiya ng bansa para makabangon ang Pilipinas. Dahil kung hindi, mahuhuli ang Pilipinas sa mga bansang makaka-recover sa masamang epekto ng dulot ng pandemya. Ginawa po ni Secretary, sino bang Lopez to? Ramon Lopez ng DTI ang pahayag isang araw matapos irekomenda ni NEDA Acting Chief Carl Chua kay Pangulong Duterte na ilagay na ang buong bansa sa MGCQ. Mm-hmm. Simula sa Marso 1 at payagan na ang 75% capacity sa public transportation. Ayon sa DTI Secretary, nahuhuli na ang Pilipinas sa mga bansang bumabangon sa epekto ng sa epekto sa ekonomiya ng mga lockdown at quarantine. Ayon kay Secretary Lopez, nagre-recover naman ang ekonomiya pero natatagalan at ang mga minus na naitala sa gross domestic product ay mga minus o bagsak pa rin hanggang ngayon. Susi sa pagbilis ng economic recovery, ayon kay Secretary Lopez, ang pagluwag at pag-alis sa mga limitasyon na humahadlang sa tuluyang pagbangon ng ekonomiya. Isyu ng bayan, katotohanan, 2 for 2. Pag maitim ang balat, magtago ka na, 2 for 2. Si Gerry at si Anthony, narito na, 2 for 2. Hahataw ng todo, urado ka, 2 for 2. Ang katotohanan, dala nila, 2 for 2. Walang sinasamba pali, maniwala ka, 2 for 2. Hahataw ng gusto ton, umasa ka, 2 for 2. Hi, hi, hi. Magandang hapon. Lamig, ano, lamig. Magandang hapon, bayan! Bayan! Ito po si Gerry Baja. Ito po naman si Anthony Taberna. Muli pong sama sa inyo ang 2 for 2 sa araw na ito ng Friday! Kumusta kayo mga textmates, mga text partners, mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada? Kayo nga ba'y kasama na sa mga nananawagan ngayon ng pagluluwag? Ayan.
Ang sabi nga, di ba, kailangan na ilagay na raw ang buong bansa sa MGCQ. Yan ang rekomendasyon po ng NEDA at pati pala nitong DTI. DTI Secretary Ramon Lopez ang dahil ang sabi... Ang ibig sabihin ng MGCQ, kumbachero, ay maluwag na. Mas maluwag. Mas maluwag na. At magbubukas na yung pati yung iba pang mga negosyong hindi pinapayagan sa ilalim ng GCQ. Mm-hmm. Eh mukhang sabi nga ho ni Secretary Lopez nahuhuli na ang Pilipinas sa economic recovery. Kawawa naman talaga tayo. Isipin mo kung bachero, kawawa na yung mga kababayan natin. Katulad ko ay makatipa ilong. Kakating ilong ko. Aba eh, swerte yan, kumbanchero. Magkakapera ba yung makati ilong? Magkakapera daw yung, tanong mo kay Mabel. Kapag ganyan kumakati ang ilong, hindi ibig sabihin yan may dumi sa ilong. Oo nga, ito si Boss Reggie, yung kamay, yung palad ang makati. isa pa yon. Magkakapera din ba yun? Basta may makati sa katawan. Si Miss Apit kaya. Taga Makati ba yan? Taga Makati. At hindi lang yan, kumbachero, mukhang pati ang liderato ng Kongreso, si House Speaker Lord Alan Velasco ay kasama na rin, sumama na rin sa nananawagan ng Modified General Community Quarantine sa buong bansa. Sa buong bansa. Simula sa susunod na buwan. Pero iba naman yung pahayag ni dating House Speaker Alan Peter Cayetano. Mm-hmm. Sabi niya, teka muna. Teka muna. Hinay-hinay lang. Talagang... pati dito, magkasalungat sila. Magkakaiba talaga ang opinion. Kahit naman sa mga sa mga ibang sektor, nagkakaiba pa rin. Siguro, ewan ko lang kung sa parte ng mga medical frontliners natin, papayag sila dyan. Bagamat, ang sabi ho talaga ng iba, kailangan na nating mabuhay. Totoo. Mamamatay na tayo. Nang walang COVID. Ayun, yun ang masakit sa lahat. Yung wala kang COVID, hindi ka na nagkasakit ng COVID. Namatay ka sa gutom. Pero namatay ka sa gutom. Sabi ho ni Speaker Lord Alan Velasco, I personally agree. Ako ay personal na sumasang-ayon. With NEDA's proposal. Sa panukala ng NEDA. To place the entire country. Na ilagay ang buong bansa. Under MGCQ. Sa ilalim ng MGCQ. Next month. Sa susunod na buwan. It is about time. Panahon na. We safely relax. Na tayo ay magpalamig. To say we safely relax pandemic restrictions. may karugtong pala. Kala ko naman, naiinit. Magpahangin. Magpapahangin. Magpapalamig. Ang gusto pala ni Speaker Lord Alan Velasco ay luwagan na. Luwagan na. Nang ligtas na luwagan na. Ayan, safely relax pandemic restrictions. Mga paghihigpit sa pandemya. To lessen the impact of COVID-19 on the economy. Para mabawasan ang hambalos ng nito sa ekonomiya ng bansa. Kayo nga ho, sumali tayo sa huntahan dito, mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada. Sa inyo bang lugar, sa tingin nyo, pwede na talagang ilagay sa MGCQ? Saan man kayong lugar? Banggitin nyo kung saan yung lugar ninyo. Halimbawa, nandiyan kayo sa San Antonio Revesia. Halimbawa, banggitin ninyo. Okay na kami dito. Okay na kami dito. Na kami dito. MGCQ na kami dito. Pwede na naming pakawalan ng mga kalabaw namin. Pati pala kalabaw, hindi na isinusuga. Kaya pala ang MGCQ ay mahigpit eh. Kaya pala ang papayat na ng mga kalabaw. Kung nabubuhay pa si Nora at si Robot. Eh malamang nagre-reklamo na yun. Ba't na naman na kami idadamay dyan? Kaya nga eh. Kayo po, sige, isama nyo ang inyong mga lugar sa usapan. Kasi buong Pilipinas ang ipinapanukalan ng NEDA, DTI. Hindi lang ho Metro Manila, buong Pilipinas na ay ilagay na sa MGCQ. Sige, i-text po sa amin ang 2x2 React. Ayan. I-type po ang inyong reaksyon o mensahe sa isyong ating pinag-uusapan. Ipadala, yung pangalan po, huwag nyo kalilimutan sa kayong lugar. Ipadala po ninyo sa 0995-257-6399. Issue ng bayan, katotohanan, 2x2. Gerry Baja, Anthony Taberna, 2x2. Ang oras po natin, Achi, ahiya,
Mr. Jalom Tang. Oy, birthday girl, Ninang Noemi Pineda. Happy, happy birthday po, pala, Ninang Noemi. Wala ba kayong papansit dyan? Ayan. Oras mo natin, Gotyam Kong Kauhun, 5:09 ng hapon. This portion. Pagkabagong bayanihan, serbisyong tapat sa iyo, DZRH. Sakura, sakura. Ang blooming na bango ng Sakura Blossom, nasa Pride with fabric conditioner na. May Sakura Blooming Curls para sa labadang blooming sa linis, labadang blooming sa bango, for as long as 24 hours. Blooming ka, ha? Uy! Blooming daw, ha? Para sa blooming na labada, Pride Sakura Blossom. Isakura mo na! ACS! Ka-bloom! Charm Fatball! Bangong gumaga-bloom! Charm Fatball! Gamit ay may bango ng salibong bulaklak! Charm Fabric Conditioner! With Stay Fresh Technology, gamit ay ka-bloom sa bango! Charm! Charm Fabric Conditioner. Bangong kabloom. ACS. Tingnan nyo, oh. Puti ito. Mas puti ito. Mas puti ito. Mas puti ito. Mas puti ito. Sa Pride Bar, pwedeng hindi na mag-bleach, tina o anyel. Dahil ang Pride Bar ay may power whitener na nanunood sa bawat tibla. Kaya ang gamit ay kislap puti at panayat pa sa kamay. Mas puti ito. Mas puti ito. Mas puti ito. Hindi lang puti, kislap puti! ACS! Epekto ng labis na pag-inom ng alak, alamin! Usapang dapat alam ng mga lalaki, pero mas dapat alam ng mga babae. DZRH, usapang lalaki. Ang panandaliang saya na naihahatid ng alak ay maaaring magdala ng pangmatagalang hirap o sakit. Sa katunayan, ayon sa World Health Organization, ang labis na pag-inom ng alak ay mas mapinsala kumpara sa HIV o tuberculosis. Apektado ng labis na pag-inom ng alak ay ang iyong liver dahil ang atay ay ang tagalinis na mga lason na pumapasok sa ating katawan. Pwedeng magdulot ng inflammation o pamamaga ng atay ang sobrang pag-inom ng alak. Yan ang tinatawag na alcoholic hepatitis na pwedeng maging sanhi ng liver failure, liver cancer o liver cirrhosis. Sanhi rin ng sobrang alkohol sa katawan ng anemia. Kapag madalas uminom ng alak ay bumababa ang level ng oxygen sa dugo na pinagmumulan ng anemia. Cardiovascular diseases gaya ng stroke o heart attack, alcoholic neuropathy o ang pagkasira ng nerves ng ilang bahagi ng katawan na maaaring magdulot ng labis na pamamanhid at maging erectile dysfunction. At higit sa lahat, mapapahina nito ang iyong resistensya. Kaya kapag madalas uminom ng alak ay mas mataas ang tsansa na mahawa ng sakit. Kaya hinay-hinay muna sa pag-inom ng alak, lalo na ngayong mataas pa rin ang banta ng COVID-19. May kabuluhan ang bawat umaga, sa pagsisikap mo may kaagapay. Anthony Taberna sa 2-4-2 sa DZRH. Ang sitwasyon ho pala dyan sa West Philippine Sea ay talagang hindi humuhupa, kumbachero. Hindi humuhupa ang tensyon kahit na may pandemic, kahit na ang buong mundo ay nililiglig ng problema ng COVID-19. Meron pong non-stop. May mga bagong non-stop ang construction daw po ng mga Chinese, ng China, dyan sa West Philippine Sea, particular ho dyan sa tinatawag nating Panganiban Reef. Atin talaga yan. Kaya nga Panganiban ang pangalan. Kanino ba ipinangalan yan? Eh baka... Kaya dating Chief Justice Artemio Panganiban? Baka nga, ano. Eh, kahit na daw ho pala may COVID,
eh tuloy-tuloy ang construction. Ano meron ba ang pinakahuling itinayo dyan? May mga larawan ngayon, kung batsero, na inilabas galing sa isang Florida-based Florida-based company na nagsasagawa daw po ito ng satellite imagery analysis at kanilang ipinalabas, inilathala. Ito lang, February 2021. At February 2021? Aba. Hindi 2020, ha? Paano nilang nakuhanan ng picture ng February 20? Uh-huh. Eh, February 17 pa lang. Baka naka, baka sa mga unang araw pa lang ng ng February, nakuhanan na nila ito. At ang tawag ay New Construction on Mischief Reef. Aba, oh, yan nga yung may mga reef. May mga binabanggit rito ng mga nung mga nakaraang buwan, sa nakaraang taon, nakuha na ng picture, nung makuha ulit ngayon ng larawan. Ito, February 4, kung bachero. February 4. Yeah, February 4, nung huling makuha at may mga malalaking pagbabago. At ito hindi basta larawan, ha? Hindi ho ito larawang hubad. Anong larawan ito? Larawan ito ng... larawan ng kawalang malay? Kawalang malay. Nakita mo lang si Miss Kay. Na larawan ng kawalang malay. Larawan ng kawalang malay, nalito ka na. Oo, nako. Ibig sabihin lang daw ho niyan, pinatutunayan lang na kahit ang lahat ay abalang-abala sa COVID-19, eh nagsasamantala. Naka-focus ang China sa kanilang expansion program. Yun. At patuloy ang kanilang claim, patuloy ang kanilang pag-ukupa sa maraming lugar sa tinatawag nating West Philippine Sea na kung tawagin naman nila ay South China Sea. Pero ang Amerika, kung bachero, hindi rin tumitigil. Hindi rin tumitigil. Kahit nakapapalit lang ng Pangulo ng Amerika at katatapos lang na ma-acquit ng Senate, ng US Senate si Donald Trump. At nagpaplano pala si Donald Trump na bumalik sa 2024. Na bumalik. Eh, yun nga ang gustong yun nga yung pinipigilan talaga ng mga Democrat. Eh, kaya lang natalo. Kinapo sila sa Senado ng Amerika. Oo, kaya na-acquit to sa impeachment. So, ka-acquit pa lang kay Donald Trump, ka-acquit pa lang sa pwesto nitong si Joe Biden, ano na ang ginagawa ng Amerika? Pumasada na ang isang US Navy warship. Aba. Diyan sa South China Sea, malapit lang sa Spratlys, kumbachero. Aba, so parang anong biyahe ba 'yan? Kaya kung pasada na 'yan. Kung magigirean pala talaga itong dalawang superpower na ito, madadapurak tayo. Madadapurak tayo sa laki ng mga paa ng mga 'yan eh. Eh talaga. Oo, isa lang ito raw hong USS Russell. Oo. Ay pumasada diyan sa Spratlys at they are asserting navigational rights and freedom in Spratlys Islands. Oh, ganun ha. Consistent with the international law. Yun ang naman sinasabi talaga. Ang sinasabi ng Amerika diyan, kahit sino pwedeng dumaan dito. Yun. At hindi lang Amerika ang nagsasabi niyan, kumbatsero, kundi ang buong ang international community. Sapagkat meron tayong international law on international waters. Yeah, yun. Ano kumbachero? International waters. O, tinan mo na. Ang tinanong. Hindi po international water, ha? Mabel. Can we have water, please? Can I have one glass of water? Narinig ko lang. kaya makitawa-tawa na lang tayo sa international water. Pero, seryoso hong usapan ito. Isipin mo, kumbachero, kapag ka nagsigawan yung dalawang iyan at nag-umanga ng kanyon. Naku po. Eh. Alimbawa, nag-umanga ng kanyon at, hey Joe! Sabi nung Chinese. Mm. Why are you looking me like that? Why are you gloating at me? Sasabihin ng Chinese, I cannot see you. I cannot see you. My vision is impaired. My eyes is so small. So small. I cannot gloat upon you. Ayun, magkakasamaan na ng loob yan. Pag nagpaputok yan, kumbachero, nagpaputok, ang basyo niyan, tatama sa ulo ng Pilipino. Yung tinatawag na collateral damage. Ayun. Sapul tayo. Oo.
Ay, nako, buhay, oh. Mm. Sa harap ng sitwasyon yan, sino, kanino ba tayo dapat na dubikit talaga? Ayun nga. Ayun, ang totoo nun, kung bachero, kung pag-babatayan mo ay ang mga survey, mga survey ng iba't ibang mga survey firms, ano? Mga study groups, o organizations, research organizations, mas marami pa rin mga Pilipino ang maka-Amerikano. Talaga, oo. Oo, maraming Pilipino ang maka-Amerikano, hindi lang po dahil sa... totoo yan. Hindi lang dahil sa meron tayong, ano tawag doon, colonial mentality. Kundi, kung bachero, mukhang mas gusto ng mga Pilipino yung mga kano. Mga kano. Oh, hindi lang mga kano ang gusto ng mga Pilipino. Pati mga kana. Gustong-gusto. Mm. At ang tingin nila ng maraming Pilipino sa mga Chinese, hindi totoo ang pakikipagkaibigan sa atin. Ayun. Ang gusto lamang talaga ay pakinabang sa atin. Ayun. Yun ang sinasabi at, ng bayan. At nadagdag pa dyan, yung quality ng mga produkto na natatanganan ng mga Pilipino na made in China. Made in China. Oo. Kaya nga ho, kailangan maging maingat tayo dyan. Ang ating pamahalaan ay hindi dapat na magpadalos-dalos sa mga nagiging desisyon nila. Maaring ang Pangulo may binitiawang mga salita nitong mga nakakaraan na sabi, kailangan nang humingi tayo ng mas maganda-gandang kapalit mula sa Amerika. Kabayaran. Sabi nga ho ng 2x2, matagal na naming binabanggit yan, ilang dekada na. Dapat lang. Pero hindi ho naman ho pwedeng si Pangulo lang ang magsasalita sa ganyan. Mukhang dun sabi nga ni Professor Clarita Carlos, mukhang ill-advised ang Pangulo presidente sa pagsasabing siya lang. Ang dapat na nagdidikta ng foreign policy ng bansa. Sabi ng mga senador, di ba't yung mga kasunduan yan? Yung mutual defense treaty na yan na pinagmulan ng visiting force agreement, di ba't dumaan sa Senado yan? Ang mga kumbatsyero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. Dos! Ano man hong international treaty, kailangan po ng ratification mula sa Senado. Kaya nga doon nga lumilito akong bachero na mas mataas talaga ang mga senador kaysa sa mga congressman. Mga congressman hindi kasama. Hindi sila kasama. Ang congressman ang hindi kasama dyan pagdating sa mga tratado. Pero may mga congressman na tratado. Bagamat kaya nga sabi ng Pangulo kailangan dito abogado ang nag-uusap. Hindi ho. Hindi lang ho basta abogado ang mga nag-uusap dyan. Basta't ikaw ay miyembro, bahagi ng Senado, may say ka dyan. May say ka dyan. Tama kapag, si Senator Ping Lacson doon. Kasi katunayan nito, para maalala ninyo, ang pananatili po ng US bases dito sa Pilipinas ay naputol. Naputol nang bumoto ang Senado. Naalala nyo? Naalala nyo nung bago mag-dekada 90? Ayan. Nang bumoto ang Senado na palayasin ang mga US bases dito sa visa ng isang tratado. Kanilang, kaya talagang ganun kalaki ang kapangyarihan ng Senado. Ayaw pa ngang umalis ng mga kano nun eh. Pati ng mga kana. Totoo yan. mabuti lang. Ang mga pagpapalis lang pala sa kanila. Ang pagputok ng bulkang pinatubo. Ang mga kumbatsyero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. Dos por dos. Mga pinakahuling balita, mga pinakahuling pangyayari. Alamin lahat sa Dos por dos. Balita. Araw ng Miyerkules, Wednesday, February 17, 2021. Narito po ang ating mga balita. Posibleng side effects sa bakuna galing sa WHO covered na ng indemnification. Kasunduan, permado na ni Vaccine Czar Carlito Galvez. DOH ready na sa listahan ng mga unang babakunahan. Halos 200,000 health workers nangunguna sa pila. Comorbidities ni Pangulong Duterte, aalamin muna. Urong sulong na pagpapabakuna ng Pangulo in public, re-resolbahin. Makati Mayor Abby Binay, umapila na sa IATF.
Konsultahin muna ang mga mayor bago mag-issue ng bagong patakaran. Ayun! Mga mayor, nababanatan sa pabigla-biglang desisyon ng IATF, bagong patakaran. Sa media lang daw, nalalaman ng mga alkalde. Nako! Posibilidad ng pagsabog ng Taal Volcano, andun pa rin. Maayos na evacuation, pinagpaplanuhan na ng mga mayor. Unang bagyo sa bansa sa taong ito, pinangalan ng Auring. Bagyo posibleng maging ganap na tropical storm. 2,000 buhay na baboy galing sa Mindanao dumating na sa Port of Manila. Pagbaba ng presyo ng baboy, inaasahang bibilis pa. Frozen pork! Naku po, lantaran daw pong ibinebenta sa palengke. Sa mga wet market. Naku po, kahit delikado. Bawal. Delikado yan. Grupong Sinag, kinalampag ang Department of Agriculture na ipatupad ang pagbabawal. Secretary Harry Roque, may birada uli kay VP Lenny Robredo. Talaga? Sabi ni Attorney Harry, alam daw ng Pangulong Duterte kung sino ang may kayang magpresidente. Mga nagsusulong ng Federal Form of Government, nagtakda ng 2 na sabayang rally. Puntiryang federalism idadaan sa revolutionary government. Kabataan, malaki ang papel sa eleksyon. May tip si Professor Clarita Carlos sa mga tatakbo. Ano? Kumbinsihin ang mga millennials. Yun. Mga lugar na COVID-free, ilalagay na raw sa klasifikasyong new normal. Do's and don'ts sa new normal, inaayos na ng IATF. Pangit na quarantine facility, pwedeng papalitan. Mga iku-quarantine, pinayuhan ng palasyo na maging juicy. Yun. Pwede na pala talagang maging juicy. Dati bawal eh. Bawal ang juicy. Times like this, you need to be juicy. Ilang mangingisda tuloy sa pangingisda sa Taal Lake sa kabila ng mga pagyanig sa vulkan, Volcano Island, abandonado na. Bill na pwedeng mag-advance payment ang national at local governments para sa bakuna. Sisikapin daw pong mapagtibay ng Senado. Pilipinas, garantisado na ng milyong-milyong doses ng bakuna kahit wala pang supply agreement contract. Ayon ito sa National Task Force on COVID-19. Paghuhukay o dredging sa Marikina River para iwas baha, nagsimula na. Dredging sinabayan ng pagtutulos ng kawayan. Himpilan ng radyo sa copies, nag-off the air muna dahil sa LGU. 102.5 DYOP FM ginigipit daw ng LGU sa mga papeles. Siadobo o adobo na hinaluan ng shabu, natimbog sa pasalubong na pagkain sa preso sa Baguio City Jail. Yun. Bago yan ah. Siadobo. Bago yan ah. Sa Baguio City. Baguio. Shadobo. Dos por dos. Balita. Ang mga kumpanyero ng bayan. Balita. At ka Gerry. Dos por dos. Ahay, ay, ay. Kuyang Elmer Ngo, magandang gabi. Andyan ba si Jomel? Alamang. Alam kaya, mo, Kuya Elmer. Kaya sa mga kababayan natin dyan, ha, mga kumbatsero, init lamig man ang panahon natin ngayong Pebrero, maging sigurado at gawing matibay ang bubong ninyo, ha? Ayun. Para sa relasyon yan eh. Bubong. Na di lang pang matagalan ng tibay ngayon, mas marami ng pagpipili ang pinturang kulay. Ang Cherry Loom pre-painted, available in colors red, green, and blue, now comes in beige and choco brown. Ang tamis. Yun. Kaya sampa kayo mga kumbatsero, kundi sa Cherry Loom pre-painted, may aluminum na, may pintura pa. Cherry Loom pre-painted, yerong may aluminum na, may pintura pa.
Hi, Kuyang Jay Ambrosio. Magandang gabi, ha? Na sila daw ni Tres Ed tsaka si Tony Saur ay nag-o-overtime. Obo, tingnan mo nga naman, nakasisipag, ha? Bakit naman? Mm-hmm. Meron ba kayong tinatrabaho dyan? Baka wala naman, ha? Baka naman na nagpapahila kayo na overtime. Oo. Si George Villa, kasama daw niya si Jose Bayani Rangasa. Aba. Tsaka si papunta raw kay sila kay Boss Charles. Ayan, ingat, ingat Boss, sa biyahe, ha? Charles D. Mm-hmm. Baka masakit yung likod mo. Sabihin mo kay Ate Dayan, bigyan lang ng virgin coconut oil. Yan. Sigurado yan, ha? Ang oras po natin, Mr. Charles D, Mr. Chester D, Gotyam, Jap, Kauhun, 5:29 ng hapon sa mga kaibigan nating Chinese. Hindi po na tatapos ang ating pagbati ng Happy New Year. Ayan. Kong Hei Fa Choy. Ayan. Maligayang bagong taon, lalo na sa mga negosyanteng kailangan ng bagong service vehicles. Mm-hmm. May good news kami. Ngayong bagong taon ng mga Chinese, i-level up na ang driving and riding experience ng inyong mga empleyado, ha? Mm-hmm. With a Cherry Tigo 2 crossover. 5-seater na may mataas na ground clearance kesa kotse. Mm-hmm. Kaya safe na safe. Mapa rough road man o baha. May premium leather seats at touchscreen entertainment system pa. 5,655 pesos per month lang. Hmm, di nagbabago, ha? 5,655 lang. Yes, at meron pang cash discounts up to 90,000 pesos. Mm-hmm. Tinan mo nga naman yan. Kaya wag nang palagpasin pa ang Cherry Fit Deal na ito. Mag-message na sa facebook.com Cherry Auto Philippines para sa karagdagang impormasyon. Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Nako, kumbachero. No. Nakita mo na ba itong na-discover ko? Ay, nako, ayan ka na naman, kumbachero. Pagka ikaw ay na-excite, na-excite din ako. Ano ba yung naman na-discover mo na yan, kumbachero? Did you know that you can easily find what you're looking for? Really? Yeah. Iniisip mo pa lang, nasa Lazada yan. Lahat ng hinahanap mo, nasa Lazada yan. How about free shipping vouchers? Nasa Lazada yan. Aba, how about flash sale? Up to 50% off daily. Nasa Lazada yan. Aba, yung lipstick, pwede ba yan? I-type mo lang, kumbachero, sa Lazada search bar. Nasa Lazada yan. How about watch for my brother? Relo pa. Relo. Nasa Lazada yan. Okay. Yung hiniram kong power bank. Christian. Isoli mo na. Isoli ko na. Christian. Andito na. Isoli mo na at bumili ka na sa Lazada. Nasa Lazada yan. Aba, yung pang minandal na mango float. Nasa Lazada yan. Sapatos. Nasa Lazada yan. Kung gusto kong ibili ng bag si Nanay Benny. Lalo pa. Nasa Lazada yan, kumbachero. Gusto kong ibili ng bagong... kotse. Kotse ba sinasabi mo? Kotse. Nasa Lazada rin yan. I'm telling you, kumbachero. All you want, all you need, nasa Lazada yan. Dahil dyan, magda-download na ako ng app ng Lazada. Yes, find what you're looking for on the app Lazada. Lazada app and start searching now. Bango ng Sakura Blossom. Nasa Pride with Fabric Conditioner na. May Sakura Blooming Curls para sa labadang blooming sa linis, labadang blooming sa bango for as long as 24 hours. Blooming ka, ha? Uy! Blooming daw, ha? Para sa blooming na labada, Pride Sakura Blossom. Isakura mo na! ACS! Ka-bloom! Charm! Charm Fabric Conditioner. With Stay Fresh Technology, damit ay ka-bloom sa bango. Charm Fabcon. Bangong kumaka-bloom. Charm Fabcon. Damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Bangong ka-bloom. ACS. Tingnan nyo, puti ito. Mas puti ito. Mas puti ito. Mas puti ito. Mas puti ito. Sa Pride Bar, pwedeng hindi na mag-bleach, tina o anyel dahil ang Pride Bar ay may power whitener na nanunood sa bawat hibla. Kaya ang gamit ay kislap puti at panayat pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride
puti, islat puti. ACS. Magabagong bayanihan, serbisyong tapat sa iyo, DZRH. Kablub! Charm! Charm Fabric Conditioner. With Stay Fresh Technology, damit ay ka-bloom sa bango. Charm Fabcon. Bangong kumaka-bloom. Charm Fabcon. Damit ay may bango ng sandi mong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Bangong ka-bloom. ACS. Araw-araw sa eskwela, nagkakasubukan ng galing. Gano'ng kagaling ang batsuk mo? Ah! Uy, araw! Agoy pawis! Ang bango mo pa rin. Shield Bath Soap. May 24-hour germ protection. May shea butter pa, tulong para hindi mag-dry ang skin. At may malasakit sa budget. Kaya recommended ng Philippine Nurses Association. I challenge you. Subukan mong Shield. Shield. Galit sa sakit, may malasakit. ACS. Ratsyada sa gabi, pero go pa rin sa umaga. Sa galing mo, Champion Supra Power ang katapat mo. Madaling tinatanggal ang matitinding mantsa tulad ng putik. Para sa puting walang bakas. Para sa mga Supra Nanay, Champion Supra Power. May kabuluhan ang bawat umaga. Sa pagsisikap mo, may kaagapay ka. Tama ang pulso ng Katunying at ka Jerry. Dos por dos. Ay, sa mga nagtatanong ha, baka akala nyo wala tayong pa-contest ngayon. Porkit hanggang alas 6 lang tayo, no? Meron tayong pa-contest ngayon ha, kahit na hanggang alas 6 lang tayo. Oh, ayan. Ano yan? Ano yun? Ano yun? May pumapasok. May pumapasok eh. Sandali po lamang. Ano pa naman yan? Benji. May pumapasok eh. Ay, Kuya Rex Kayanong, nakatutok daw sila sa Rex Game Farm. Ah, yung maraming... Sa Busobuso, Antipolo. Maraming panabong dyan. Maraming bandero. Masarap bang tinola yung panabong? Oh, lagi kasing talo eh. Kaya madalas tinolang... Tuwan-tuwa nga si Rex at lagi siyang may tinolang panabong. Oo, oh, naalala ko tuloy. Pagka nanalo ka, yung tinalo mo sa'yo na. Oo. Ganun pala yung sabong. Kuya Rex, tama ba yung intindi? Kaya pala marami siyang laging naiuwi. Ibig sabihin, nananalo yung mga manok niya. Si Kuyang Ray Baja naman, dyan sa Antipolo, binabati lang daw niya ang mga katropa niya sa LTO Antipolo. Congratulations, LTO Antipolo District Office, on their blessing and inauguration last February 5, spearheaded by Attorney Noreen Bernadette San Luis Lute, LTO Regional Director 4A, and Chief Christopher Batoon, District Head. Sabi naman ni Mayor Andy Lacson ng Concepcion Tarlac, Kumbachero, kung ano ang iutos ng national government, ready kami. Para dun sa MGCQ yung tinutukoy, Kumbachero. Bagamat sabi ni si Mayor Abby naman, ang sabi, bigla na lang daw naglalabas ang IATF ng mga policy na hindi man lang sila nasasabihan. Dapat naman may consultation. May puntuhuron si Mayor Abby at ang mga Metro Mayors. Mm-hmm. Dapat ay nakukonsulta, napapasabihan in advance, nababalitaan na lang daw nila sa radyo, sa social media. Problema yon. Alam mo, mas malaking problema yon kapag ka mayroong mixed information, may conflict na impormasyon galing sa national government at saka dun sa baba. Isang halimbawa na lang itong sa Sinihan. Ayan, biglang naglabas ang IATF na, sige, buksan nyo na yan. Wala naman palang pasabi. Saka wala naman nagre-request. Walang gustong manood ng sine. Gusto lang yata ng mga taga-IATF na makapanood na ng sine. Nagsasawa na ba kayo sa Netflix? Tingnan mo na ang nangyari. Ang mga Metro Mayor, sila mismo ang umayaw. Dahil delikado pa. Nga, sabi ni Mayor Ray Katakutan ng Kapas, dapat nasasabihan in advance. Ito, yung sinasabi ho natin. At Anthony Taberna sa 2 por 2 sa DZRH. Sa mga nagtetext na, ano ba, gabi na.
Pa-contest na naman. Meron. Eto, tulad nitong nanalo natin kahapon, sabi niya, "Dear Kuya Gerry, Kuya Tunying, sobra po akong nagpapasalamat na ako ang napili ninyong manalo ng 2,000 sa 2x2 pa-contest. Palagi po akong sumasali sa inyo." Parang ibang dating. Eh, paano naman? Pinatugtugan mo ako ng ganyan. Siyempre, nadadala ako ng emosyon ko eh. Sige. "Palagi po akong sumasali sa inyo. Pero ngayon lang po ako pinalad na sakto pa po dahil kailangan po namin ngayon ng pera na pandagdag sa aming pang-araw-araw na panggastos." Ayun. Tingnan nyo ho. Ito yung larawan ho ng maraming Pilipino. Yun. "Wala po akong trabaho at ang inaasahan lang po ng aming pamilya ay ang katiting nakita ng aking asawa sa kanyang trabaho at ang aming sari-sari store. Kaya, Kuya Gerry." Sumasagot. Ba't ka sumasagot? Nag-post lang ako. Mabira ito sumulat. Malay ko bang hindi ako kailangan sumagot niya. Siyempre, may buwelo pa ako. Kaya, Kuya Gerry. Huwag ka sasagot. Huwag ka muna sasagot. Ito, tatapusin ko. Post lang eh. Kaya, Kuya Gerry. Kuya Tunying. "Hahatiin ko rin po ang napanalunan ko sa panggrocery namin sa bahay at pandagdag na rin po sa aking paninda." Ay, napakalaking tulong na po ng 2,000 na ito para sa mga katulad naming kapos sa pera. Ang inyo pong avid listener, Michael ng Alicia Isabela. Yun. Congratulations ha? Michael, natutuwa kami dahil... Way up north, yung nanalo natin kahapon. Ngayon kaya, saan kaya manggagaling ang mapalad na mananalo ng 2,000 sa 2x2? Pero bago ho yan, mamaya, abangan nyo ha. Meron tayong ito hindi video ito kumbachero, kundi picture lang. Sa Facebook na nakuha ng isang Facebook user na si Judith, Sasing. Mm-hmm. Ito ay sa picture ng isang tindera sa palengke na si Aling Cristina Samartino, 67 anyos, dyan sa Cavite. Ayan yung picture, talagang vendor na... Ayun, may putok sa noo. Ayon kay Judith, 14 anyos, nang nagtitinda ng isda si Nanay Christy sa palengke ng Sapote, at nito lamang naging biktima ng marahas na pagtataboy ng clearing operations. Grabe naman. Clearing operations po ng mga tauhan ng Bacoor City Public Market Sidewalk Clearing Team. Itong webis po ng madaling araw na makipagpambuno si Nanay Christy sa kanyang paninda at bumagok ang ulo sa simento. Sus Mariano Kaindo. 67 years old po ito ha. Eh tinulungan pa naman. Siya ba dinala sa ospital ng mga nagsagawa ng clearing operations? Yung malungkot kumbachero dahil ayon po dito sa nagkukwento, iniwang duguan ng clearing team si Nanay Christy. Ano ba naman na yan? Na-tsempohan naman ni Judith sa daan at siyang nagbigay ng first aid rito. Ayon po dito kay Nanay Christy, masyadong marahas at hindi na maayos ang pagtrato ng mga tauhan ni Ryan Palma ng siya umanong OIC ng clearing operations sa kanilang mga nagtitinda dyan sa Bacoor, Cavite. Kaugnay po nito, yung kasama natin sa linya at ng telepono sina Judith Sasing at si Nanay Christy Samariano. Naputol. Antayin natin ang linya. Gusto nating marinig si Nanay Christy muna. Kausapin natin. Nanay Christy? Nanay Christy, andyan po kayo? Teka, inaayos pa. Naputol din, Sandali masyadong lang, malungkot ito. Hindi na ba natuto yung mga ko natin? Yung mga nag... Ilang beses na yan? Dito ba nitong nakaraan? Paranyake. At bago pa yon, may mga insidente na ng karahasan sa clearing. Ang totoo, hindi naman talaga madali ang trabaho ng mga nasa clearing team, sidewalk clearing team. Pero tandaan po ninyo
lagi at lagi dapat isinasaalang-alang ang damdamin kapag ka nagpapatupad ng mga alituntunin ng pamahalaan. Mga tao pa rin yan. Kahit na sabihin natin may mga violations yan, may mga paglabag, mga tao pa rin yan. Lalo pa, matanda. Babae pa. 67 years old. Sigurado may resistance yan. Hindi naman madali. Nakipambulunga eh. Baka yakap-yakap pa yung kanyang mga paninda. Na yun lang ang kabuhayan sa hirap ng buhay ngayon. Talaga, buti nga yung si Aling Christie nagsisikap mabuhay ng legal, ng marangal. Maayos. Ng marangal. Hindi katulad ng ibang kilala natin. Panlalamang sa kapwa ang pinagbutihan. Nako, maisumbungan natin, maiparatingan din natin yan kay Mayor, sino ba? Si Mayor Lani, di ba? Si Mayor Lani, Mayor Lani Mercado Revilla. Diyan sa Bacoor. Andiyan na ba? Andiyan na. Si Nanay Christie. Nanay Christie. Ito na. Nanay. Nanay Christie. Hello. Apo, si Katunying po, tsaka si Ka Jerry sa 2x2. Kumusta po kayo, nanay? Ito, mabuti naman. Mabuti. Mm-hmm. Kumusta ho yung sugat ninyo? Yung sugat nyo, Nanay? Kumusta daw sugat nyo? Ito, hindi pa masyadong magaling. Kwan po, sariwa pa po? Hello? Sariwa pa ho yung sugat ninyo? Oo. Sariwa pa ba daw yung sugat nyo? Sariwa pa po. Sariwa pa. Naku. Sugat sa ulo? Ano bang mga tinamunin yung pinsala, nanay? Yung ulo po. Sa ulo? Pumutok. Naku. Mm-hmm. Dahil nabagok. Akin tuhod. Pati tuhod. Nakabalika. Saka yung balika. Hindi ko maibuhat na mabuti. Nagpa-check up po ba kayo? Dinala po ba kayo sa ospital para matingnan man lang? Hindi po. Hindi po. Baka dapat kayong matingnan ng doktor. Ma-examine po kayo, nanay. Hindi na ako napag examen. Bakit po? Kasi po, natakot ako eh. Ako na, nilagtaw lang po ako sa palengke. Mm-hmm. Ngayon lang po nangyari ito? Opo. Uh-huh. Ay, hindi po. Ano ho bang buong pangyayari, Nanay Christie, at ba't nauwi sa pagkabagok ninyo? Kasi po, nabul ko yung manguhuli. Mm-hmm. Kasi kinuha po yung isda ko. Mm-hmm. Isda. Yung isda kinuha po. Yung paninda ninyo? Kinumpis ka? Oo, kinuha ko. Tapos, hinabol nyo? Oo, hindi po nahabol. Nada pa ako. Nada pa kayo. Mm-hmm. Hindi ba lang kayo binalikan at inalalayan o tinulungan ng mga tao nung nasa clearing operation? Wala po. Yung mga kaibigan ko po, Mga vendor na lang din doon ang tumulong sa inyo. Nanay, yung po bang isda na kinumpis ka ng mga tao, marami ho ba? Ano-ano ho ba yun? Marami ba daw yung isda kinumpis ka kayo? Contrary po. Ano bang klaseng isda? Ano isda po yan? Bangos, talapia. Ano-anong isda po yan, nanay? Marami pa ho ba yung tindan yung kinuha? Marami po. Ano po? Marami pa ho ba yung isda na kinuha po nung clearing team? Santimba. Santimba. Anong isda po ba yun, nanay? Maliliit po. Maliliit na lang. Ano ho yun? Hinango nyo lang? Saan nyo hinango? Binayaran nyo rin yun, di ho ba? Opo. Saan kayo humahango ng isda? Sa Salinas po. Sa Salinas. Di kwan yan, mga titinapahin siguro yan, kumbachero. Kung po ba yan, tanong namin, ba't po ba kayo 67 years old na nagtitinda pa? Ha?
Bakit po kayo eh 67 years old na eh nagtitinda pa po kayo? Opo. Bakit ho? Ba't hindi na lang kayo magpahinga sa bahay? Hindi po ako sanay nang nakatigil sa bahay. Kailangan kasi pa po. Kasi po wala po kung pera nang ukutang lang po ng unan. Nakatinda. May mga anak ho ba kayong kasama? May asawa pa ho ba kayo dyan nakasama? Wala po yung mga anak ko, hindi na isasama talaga po. Ako lang mag-isa. Kayo lang po. Pero kayo lang po naghahanap buhay sa pamilya, nanay? Natulog po ako sa kanila kasi misa wala po trabaho. Walang trabaho. Nanay, magkano po yung kwan? Magkano yung halaga nung isda na yung isang timba na isda na nakuha po sa inyo? Ha? Magkano daw yung magkano isda ho na kuha yun? Magkano daw yung isda na kuha sa inyo? Buti na, may interpreter tayo. Hindi ko. Ano po yun eh? Panira. Ako kumukuha ko yun tapos. Oh, isang balde. Isang timba. Magkano ho ba yun? May nabenta na ho ba kayo nung araw na yun? Meron naman po. Opo. Magkano po yung natira, yung kinuha po ng mga tao kaya hinahabol po ninyo? Sa tansya nyo, magkano? Magkano pa yun? Magkano pa po, nanay? Sa ano ko yung nagtinda nyo, di ba? Ito, yung nagtinda, yung aking kaibigan si Judith. Tinanda niya yung dalawang timba. Naka 2-5. Opo, yung binita namin dalawang timba. Dalawang 2-5, ganun. Nanay, dalawang 2-5. Hindi, isang 2-5 lang kasi... Isang timba lang isang yung timba. Kanya. Isipin nyo, hinabol nyo yung 2-5 po, tapos ay na-aksidente pa kayo, nabagok pa yung ulo po ninyo. Oo. Opo. Pwede bang sagutin na namin ni Kumbachero yung isang timba na yan, nanay? Babayaran na lang namin yung isang timba. Para mawala na yung sama ng loob ninyo at makapagpatingin din po kayo sa kwan sa doktor diyan sa malapit po sa inyo, nanay. Saligo po kung di nakatinda. Pwede pa po ba kayong galitat? Tama po. Ay, bali yata. Hindi ko maibuhat eh. Bawal ho ba doon sa pinagtitindahan ninyo? Oo. Oo, tapat po ng prutas eh. Bawal talaga. Yung ba yung dati yung... Marami rin po nagtitinda. Hindi lang po ako. Opo. Meron po kasing... Opo, meron po kasing ito naman, Kumbachero, no? Meron talagang clearing operation na inutos ng DILG sa mga sa mga local government units. Baka po gusto lang nilang tuparin yung tungkulin nila na malinis po yung sidewalk. Kaya lang, hindi rin naman natin magugustuhan na kayo po, lalo ngayon kay matanda, ay masasaktan pa dahil dyan. So, nanay, ganito po, ano? May makikipag-usap sa inyo. Ano? Para sa tulong ng 2x2 para po sa inyo, ha, nanay. Opo. Huwag na muna kayo magtinda, magpagaling muna kayo, ano? Paano po? Opo. Hindi po makatiis na, hindi po magtinda. Opo. Magpahinga muna kayo habang hindi pa gumagaling yung balikat ninyo. Magpagaling ho muna kayo. Opo. Sige po, nanay. May makikipag-usap po sa inyo. Huwag niyo muna bababa yung telepono, nanay. Huwag niyo muna ibababa. Thank you po, nanay. Magpagaling po kayo. Pagaling po kayo. Opo. Si Nanay Cristina Samariano po yan. Yung vendor ho, nagtitinda ng isda. Yan sa Bacoor, Cavite.
Hindi naman pala sinaktan ng mga clearing operations. Hinabol niya. Niya kaya siya nasaktan. Kinumpis ka kasi yung paninda niya. Hinabol niya, nadapa, ayun, nabagok. Mm-hmm. Ayun, tutulungan na lang ho natin. In fairness to the LGU tsaka sa clearing operations, sinusunod din ho nila yung utos ng DILG. Pag hindi naman nila ginawa yan, sila mananagot sa DILG, pwede pa silang makasuhan at masuspindi. Yun. At mga kumpatsyero ng bayan, Katunying at Kajerry. Dos or dos? Ang tanong! Limang minuto na lang pala. Ito na ang tanong. Matatapos na pala sa tayo. Sa ating dos for dos pa contest, sa Viber ho tayo kukuha ng winner ngayon. Ha? Viber, Viber, Viber. Ayan, sige. Ha? Yung mga nagte-text dyan sa SMS, sa Viber, lipat kayo sa Viber, ha? Pati yung mga nasa Facebook, nasa YouTube, ang itatype nyo lang, dos por dos, pakantes. Ayan. Itatype ang sagot, tapos ay ilalagay ang pangalan at lugar, isesend sa ating Viber text line, 0995. Ano na nga ulit yung kumpatsero? 257-6399. Ayan. Ito, nasa screen natin. 0995. 257-6399. Ang tanong, meron na hong dalawang cabinet secretaries na nananawagan ng pagluluwag ng mga restrictions sa ekonomiya. Nauna po ay ang NEDA Secretary General natin na si Carl Hendricks Chua. Ayan. Tama ba? Oo. Tapos ang pangalawa. Ay si DTI Secretary Ramon Lopez. Kala ko yun natanong. Kala nyo ha? Kala nyo. Meron ho kaming binanggit kanina na sumuporta dyan. Ayan. Hindi ho siya cabinet secretary. Isa rin pong leader ng ating bansa. Pang number 4 sa hierarchy, sa pinakamataas na posisyon sa ating pamahalaan. Na pumabor na rin na ilagay na ang buong bansa sa modified General Community Quarantine. Ayan. Sino siya? Sino siya? Go! Go, go, go! Ang mga kumpatsyero ng bayan, Katunying at Kajerry. Dos or dos? Grabe, kumpatsyero, ang 2020, no? Ah, meron pa. Ang dami nating pinagdaanan at ang totoo nun, tuloy-tuloy pa rin ang pinagdadaanan nating pandemic. Mm-hmm. Sunod-sunod pa ang bagyong sumubok sa buhay at mga bahay natin. Ngayon kaya, na, may bagyo na naman. Kaya nga sa panahon ngayon, kailangan nating mga Pinoy ng matinding proteksyon, tagulan man o tagaraw. Yung tipong yung mga krak ng bahay ay maseselyo. At siguradong ang tagas matatakpan. Kaya sa panahon ng walang kasiguraduhan, dapat sa pintura, sigurado ka! AquaGuard Elastomeric Waterproofing Paint. Isang galon, malaki ang mapapahiran. Pinturado, selyado, protektado, garantisado. Gawa ng Universal Paint. Gerry Baja at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Bukod sa tulong ng 2x2 kumbatsyero kay nanay, nag-message sa atin si Mayor Ray Katakutan. Padadalan daw niya ng tulong itong si Nanay Christy. Nako, ito pa. Si Mayor yan. Si Colonel Eli Mata. Colonel Eli Mata ay magbibigay daw siya ng 5,000 para kay Nanay. Wag na lang i-announce. Ay, nako. Si Mario Joseph, nabasa na ho namin. Nasa huli kasi yung huwag i-announce. Pero kami ay nagpapasalamat sa may magagandang puso, magagandang loob. Narinig lang po yung sitwasyon. Nanay, baka pwede sa palipaligid na lang muna kayo magtinda. Kung pwede, kung hindi nyo talaga mapigil yung sarili. May ganun eh. Mm-hmm. Yung matatanda habang pinipigil mo yan, lalong manggigigil sa pagtitinda. Hinay-hinay. Lumalakas, ano? Hinay-hinay lang muna. Tiger, Master Rider, Colonel Ferdi Ergo. Ingat kayo sa pagmumotor. Kasama daw niya si Red going to Lian, Batangas. Ayan. Para sa acceptance ng MCRC. Sabi ni Dad Andres Eduardo, ang ganda pala nung boring machine. Nakita pala niya yung boring machine yung kan? Nakaka-bore ba? Kung bored na po kayo dati. Nakita daw niya yung boring machine, yung tunnel boring machine. Yung pambutas ng tunnel para doon sa subway. Napanood niyo po ba YouTube, dati? Ayun, mainam naman. Nakakabilib naman talaga. Talaga naman. Eto na! May nanalo na!
May nanalo na. May nanalo na. Meron na nga ba? Wala yata eh. Ngayon, pag wala bang nanalo ngayon, eh, lipat bukas, madadagdag yan. Mga kaibigan, meron pong dumadaan sa likod ko, mga kaibigan. Hindi mo narinig ang tanong. Kasi kausap ko si nanay. Ang, nga. Ang tanong natin ay, sino yung... yung isang leader ng bansa na sumuporta na rin sa MGCQ. Alam mo na sagot. Ang dami, diba? Joke. Hindi, binanggit lang namin kanina. Ang binanggit natin kanina ay si Speaker Lord Alan Velasco. Ayan na, meron na kagad. Nananalo, ito'y sa kagandahan loob ni Sir Leo Ortiz at ng Gluta Lipo. Sir Leo, thank you! Go! Ang nanalo ay si Archie Villalobos Jr. Ayan. Archie Villalobos, taga saan siya? Taga Pateros. Ah, Pateros, dito lang. Malapit lang. Ang kanyang sagot, of course, dos por dos pa contest, Speaker Lord Alan Velasco. Aba, talaga naman, no? Talagang taga Pateros pa yung sumali. Marami-raming balot ang mabibili niya. Mabibili niya. Kasi nga, itlog na maalat. Gusto niyo ma-itik. Ayan, no? Fried itik. Thank you, Miss Elaine. At kay Mr. Villalobos. Sabi ni Villalobos nung nakita niya Pilipinas, Las Islas Pilipinas. Natatandaan mo ba yun sa history? Ano first name niya ulit, Elaine? Ano first name? Nawala tuloy. Nawala. Si Villalobos. Baka si Magellan. Si Magellan na yan. Si Lapu-Lapu. Ito na. Nakita ko na. Si? Nawala na. Basta si Mr. Villalobos. Ng, si Archie Villalobos Jr. Archie Villalobos Jr. Congratulations! Nanalo ka, Archie, ng 2,000 sa 2x2. Congratulations! At muli, nagpapasalamat tayo kay Sir Lee Ortiz. Ng Gluta Lipo. Yun, Gluta Lipo. Thank you! Bye! Happy weekend! Kuya Angel! Susunod na! Jackie say, hey Diane, let's run off behind the shady trees. Dribble off those Bobby Brooks, let me do what I please. Magabagong bayanihan, serbisyong tapat sa iyo, DZRH. Tuloy ang bangon, tuloy ang hilom. Kayang-kaya, basta sama-sama. Kasama ang tamang balita at tamang serbisyo ng DZRH sa isang makabagong bayanihan. DZRH, subok na sa balita. DZRH, ang katotohanan. DZRH, makabagong bayanihan. Tapat sa iyo, DZRH. Proud member ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga senyales na in love ang isang tao ayon sa mga eksperto, alamin. Hindi ka ba makatulog sa gabi sa kakaisip sa iyong crush? Abay baka naman, in love ka na. Pero ano-ano nga ba ang mga senyales na ikaw ay in love? Batay sa dating expert na si Maria Sullivan, kapag ang isang tao ay masaya at minsan ay excited sa kahit anong bagay na ginagawa ng kanilang nagugustuhan, isa na umano itong senyales ng pag-ibig. Kapag ikaw din ay in love, nagbabago rin umano ang basis o perception kung saan feeling mo lahat bago at exciting. Last and definitely not the least, kapag ang dalawang tao ay nagmamahalan, nagiging easy at simple ang isang relasyon at walang masyadong komplikasyon. Ilan lamang yan sa mga signs and symptoms na ikaw ay in love. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya ay naglihi, lalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala rin naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan
ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. At ang Verbo ay nagkatawang tao. At nakipamayan sa atin. Ipanalangin mo kami, o Santang Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat na makinabang sa mga pangako ni Yesu Kristong Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon aming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pamamalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Yesu Kristong anak mo pakundangan sa mahal niyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus ay papakinabangin mo kami sa kanyang pagkabuhay na maguli sa kaluwalhatian sa langit. Alang-alang kay Yesu Kristo ring Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kaparan noong sa unang-una, ngayon at kailanman, at magpasawalang hanggan. Amen.